guys, it's me, nagbabalik ang inyong furlough na lang taon. Welcome to the first episode ng Pupper Series Season 3 natin. Siyempre, with cream puffs na papadideen pa lang ng kanilang mama cream o. Ayun, so medyo nakapanibago lang na may Pupper Series na ulit for the third time. For today's video, alam ko na super excited na kayo ma-meet sila at makilala officially. So, yun po ang ating gagawin. Uy, nawala yung isa! Nandito sa ilalim. Nagbibilang ako. Bakit tatlo lang? Andito pala siya. So before mo tayo magsimula, papakita ko lang muna sa inyo saglit itong kanilang whelping box. Kasi syempre, na-CS nga po si Cream O. So hindi talaga siya technically nag-whelp dito. Pero ayun, whelping box na rin naman ang tawag natin. At magagamit pa rin naman nito until 3 weeks sila. Mga ganon. Meron siyang sapin na kahoy na foldable din. Tapos pag inangat siya, tutupi siya in half. Actually, meron pa nga siyang harang dito sa mga gilid. Wait, kunin ko na lang. Bantayan niyo muna sila habang kinukuha ko. So, may ganito pa siya. Dito yan nilalagay eh. Yan. So, ang purpose po nito para hindi maipit yung mga tuta kapag sumandal si Cream O, ito yung masasandalan niya. So, yung tuta, mapupunta lang siya sa ilalim. Pero, hindi ko na siya ginamit kasi parang baka magasgas kasi yung muso nila, hindi kasi siya makinis. And besides po, marami naman nagbabantay sa kanila dito, shifting kami ng mga aunties. So talagang mau-monitor namin if may maiipit pa or what. So kaya tinanggal ko na lang. At least maluwag-luwag pa. Ayan, friends. So, papakilala ko na sa inyo sila. Bali po, yung start ng letter ng pangalan nila is letter G na. Though, last letter ng mga BX is letter E. Pero kasi, nung unang nag-start kasi ako na nagpapangalan ng mga puppies, hindi ko kasi po naisip na mas magandang simulan siya sa letter A. So, very random letters lang muna yung pinili ko nun. So, nung first letter ni Sugar tsaka ni Cream O, letter B kay Sugar, tas letter F na yung kay Cream O nun. Tapos nung sumunod na letter nila, dun ko na naisip na simula ng A. So, kaya po kay Sugar nun, letter A na yung mga names. Tapos, letter C naman yung kay Cream O. Tapos yung third letter naman ni Sugar, letter D na. So, yun sila Kuya Denever. Ayun, letter D, tapos E, yun nga yung BX. Tapos F, hindi na kasi yun nga yung first letter ni Cream O. So, ngayon ay letter G na tayo. So, nirequest ko kay Doc nung i-CS nga si Cream O na mag-assign siya ng panganay kasi yun nga, hindi ko nga makikita yung moment na yun kung sino yung panganay na unang lumabas or una nilang mahugot. So, up until dun sa bunso. So, ang panganay ay si... Saktong-sakto, tapos na siya magdede. Tapos na ba magdede? Parang biglang magdede. Huh? Ayan siya. So, ang name niya po, wag mag-focus ang camera sa akin. Ito, dito mag-focus. Dito sa Pogi. Pogi, yes po, Pogi. Dahil siya ay baby boy. Ayan ang po. Ba't naman nababali? So, ayan ang proof. Ayan po. Ayan. Siya po ay baby boy. Nag-focus na finally sa kanyang toy-toy. So, ito po. Pinalitan na lang namin yung color niya. Kasi, originally, nung binigay siya sa amin, violet talaga yung nakalagay. Or lavender. Eh, parang tingin namin, mas bagay sa kanya yung green. Di ba? Parang madilim. Lipat nga natin dito. Ayan! Para kitang-kita nyo ang face niya. Ayan. So, ang name po nito ay si... Kuya Gringo. Bagay sa kanya dahil maingay siya. Ewan ko, parang maingay kasi pag gringo. Tsaka kasi naka-green din siya. Tapos ka-rhyme niya yung name ng mama niya, which is Cream. Gringo tuloy masasabi ko. Cream O, tapos Gringo. Kung mapapansin niyo po kay Gringo. Ayan. So kung sino ba yon? Wait lang, ikaw ang next. Kung mapapansin niyo po, si Gringo ay medyo ang markings niya sa face ay strong. Cute. Kasi may nose bar siya. Ayan. Parang kay Riz Marie. Alam nyo naman ang daddy nito, si Daddy Genre, ay clean ng face. Si Cream O din, chinek ko naman yung baby pictures niya. Wala naman siyang ganun, yung parang linya. Wala naman siyang yung nose bar na tinatawag. Actually, hindi siya full nose bar eh. Dalawang line na maghiwalay. Tapos, may white sa gitna. So, ayun. Siguro, namana niya ito
sa mga kalulololohan niya. Yung ganyan. Diba? Asoy. Oh, sige, ganyan na lang. Oh. Para sleep. Cute. Ay, dadaan ng mama. Ay. Huh. Sundo mo na si Gringo. Pinai. Sundo mo na si Gringo. Ang cute pag ganyan, pag pinapaihi sila, parang magbe-make sila ng sound eh. Parang umuungot-ungot. So, punta naman po tayo kay second born na nililinisan ng mama niya. Wait lamang. Ayan. Ito po ang second born ni Mama Cream. Di ba pala tapos linisan? Ito po ang second born. Kung mapapansin nyo, kung napanood yung last video, siya po yung naiibang kulay. Medyo nakakagulat na naglabas ng gantong kulay si Cream O. Kasi, syempre, itim naman siya. Tapos si Henry naman ay gray. So, bali kakulay ito ni Bebe Doggy na naman. Si Riz na naman. Parang napaghalataan ko kay Riz ata na mana ang mga ito. Pinaglihian ata ni Cream O ang kanyang kumari. So, siya po ay Bebe Boy. Ito ang proof. Wala! So, ang name niya po ay si Gian. Actually, tinatawag din siyang George. Kasi gusto din namin yung name na George. Ewan ko ba, hindi kami makapag-decide. So, sabi ko nga, yung pangalan na lang namin, Georgian na. So, balik tayo sa kanyang kulay. Kasi, napaisip din ako, dahil lang alam ko talaga si Henry, yung kanyang mga angkan ay kulay gray and white talaga. So, dinouble check ko. Bali, meron pala siyang red and white na ancestor, lola sa tuhod na, sa father side. So, nag-iisa na ganito yung kulay niya. So, technically, ang tawag po talaga sa kulay na to ni Reese tsaka ni Gian is... Uy! Ano yung ayaw mo ba? Baka nabibingi siya sa akin, ha? Nabibingi yan. Ayun, so red and white talaga ang kulay ni Riz at ni Gian. Pero, tinatawag ko lang na brown kasi pag tinignan ng ating naked eye and yung mga technical na kulay ng huskies, parang brown naman talaga siya titignan, light brown. Pero red and white po talaga ito. Tingnan niya si Cream O. Tingnan niya si Cream O. Humiga sa hita ko. So, binabantayan niya ata talaga ang kanyang... anak. Tapos, ang alam ko, ang nanay ni Cream O, kulay brown talaga. Yung parang Denver brown. So, mas dark pa siya dito. So, dahil doon, chinek ko din yung paper ni Cream O para makita ko yung mga kulay ng ancestors niya. Upon checking, nakita ko nga doon na meron din siyang red and white na mga ninuninuno. Ayan, so ang conclusion is, recessive gene nila Henry at saka ni Cream O, itong ganitong kulay. Kaya, lumabas kay Gian. Kaya, mukha po siyang hamster. So, ang mga boys po ni Cream O, sa ngayon ha, sila yung maliliit. Kasi ang sisiba ng girls niya eh, malaki dito. Tapos parang mga anak ni Sugar, mga matataba. Though mataba na rin naman sila, pero mas malaki lang talaga ang mga girls. That brings us to the girls. Third born naman po ni Cream O, I see. Ito, kita nyo, diba sabi ko sa inyo, mataba talaga eh. Ayan, mabigat ito. So, siya po ay baby girl with the pink collar. Ay, proof pala, proof. Ayan. Wala! Ang lalaki ng pempem nila. Naisip ko nga baka namamaga eh, pero mukhang di naman. Ayan o. Basta parang ang laki. Anyway, napansin ko lang naman yun. So, ang name po ng third born na ito ay si... Gigi. Yes po, parang Gigi Hadid. Nax naman, pretty girl yarn. Si Gigi po ay ang favorite ni mama. Lagi itong yakap-yakap ng mama niya eh. Clingy din kasi siya. Parang ito yung mga tipong tuta na masasabi mong anak ni Sugar. Ganun kalaki. 1 week pala. Ay, hindi ko pala nasabi. Dapat sa simula ko yung sinabi. Nasaktong ika 1 week nila today. So, ang kulay nito ay nakita nyo na before. Kakulay niya ang mga biik. So, mana ang kulay nito kay... Kanino pa ba? Kay Daddy Wang Wang. Kay Daddy Wang Wang. Ang mapagpanggap nyo pagka ibang araw, normally naman pumapalag kayo, tapos ang likot nyo gumagano-gano kayo, oh. Oh, mapagpanggap. Cute! Nakablep! Yan, so punta naman tayo sa bundok. Ano yun? Parang may tinuklaw. Parang may tinuklaw. Ang cute mo naman! Uy! Linis mo din siya? O sige, linis mo na. Nilinisan mo naman na din lahat. Ayan, ganyan yan si Cream O. Napaka malinis na mama niyan. Uy!
May tumutulo. Ang daming ihi. Dahil tapos na ang GG namin, balik na sa box. Ito naman po si Bunso na hinahabol na naman ng mama cream para linisan. Party time pala ngayon. Hindi naman ako na-inform cream mo. Oh, party time pala. Oh, di ba friends, ang taba din? Wait lang. Tapos na. Tapos na ba? Ha? Uy! Dila na naman. Non-stop na ang paglinis. Pati sa mukha. Sige. Sige. Ayan, ito yung sinasabi ko friends. Ang taba din ito. Oh, ang laki. So yun friends, ito pong bunsong ito na may orange tag ay baby girl din. Ayan, so baby girl din siya. Ang laki din ng pem-pem niya. Ang galing no, kasi two boys, tas two girls, tas magkasunod pa yung boys na panganay. Tas yung bunso naman, girls. So nagmana din po ang kulay na ito kay Daddy Genry nila. Pag walang tag, medyo nakakalito si Gigi at saka... Ay, yung pangalan pa pala. Ayan, so ang name niya po ay Genie. Bakit ba tumatay ka ba? Tumatay ba pa? Narinig niyo yan? Siya yun. Mahilig to yung ganun eh. Yung uungot-ungot lang. Kasi yung size ba? O may lumaki na. Kasi parang mas tumaba ka na ngayon. Kasi dati talaga ito yung pinakamataba. Mga first days. Pero ganun naman talaga eh. Pabago-bago siya per day. Depende kung sino yung nakarami ng dede. So ang difference nitong dalawa. So ang difference po nilang dalawa ay yung marking nila sa noo. Mas malapad po yung dito kay Gigi. Compare dito kay Genie. Pero para sa akin... Sila ay twins. Ayos! Ang cute! Talo ng girls yung boys sa ani, balian sa dede. Ito talaga yung mga ani, masisiba. Halata naman. Ayan. Break lang daw muna sa pagpapadede. Masakit ata yung tahi. Speaking of tahi, kamustahin natin ang tahi ni Mama Kim Kim. Tingin na, bebe. Ayan, so ito na po yung tahi ni Cream o after a week. Maganda-ganda na siya tignan. Medyo lumiit na yung hiwa. Iniingatan talaga namin tong hiwa na to. Kasi minsan, ganyan siya matulog, tumitihaya. Siyempre, ang mga anak niya gagawin ang lahat. Magka-climb na ganyan. Tapos, siyempre, pag dumidede, gumaganon. So, medyo nakakatakot lang kasi sa kada ganun nila, yung kuko nila napupunta din sa hiwa. Ayun, so mahirap po talaga mag-alaga ng mama dog na na CS. So, yun lang po, friends. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And, naging super happy kayo na malaman ang kanilang genders and yung names nila. Medyo nawi-weirdohan lang ako kasi never nagkaroon si Krimo ng kakulay niya as in black na puppy. Kasi sila naman, although kagaya nito ni Gringo, kung titignan nyo siya, medyo dark siya tignan na ganyan. Pero hindi talaga ito yung kulay ni Krimo nung puppy siya. Bebe, wag kang lalabas. Ako, tumatakas na. Naghahanap ng daddy kay mama. So, medyo weird yun sa akin kasi... Si Sugar pa ang nagkaroon ng itim na anak. Diba? Parang, what are the odds? Kasi, eto na ang itim ang nanay. Hindi nagkaroon. Never. So, out of 11 na na-produce ni Cream O sa lifetime niya na pagiging mama, wala talaga ni isang itim. Ay, Joy! Kargahin na nga kita. Ang likot-likot mo naman eh. Ang likot-likot mo naman. Ayan na. Pinapakita na po nila ang tunay nilang kulay. Asos! Ay, sos! Binuhat ka lang. Pinapakita na ang talent niya. Aso, sige na. Sige na. Balik na doon. Papasok mo si mama. Papasok na. Magpapadede na yan sa inyong mga spoiled. Mali. Be. Gusto talaga dyan pumapasok sa kilikili. Oh. Mali, mali. Kaya mo yan. Mali. O, dito ka magsimula. Mali! Napikon! De, andun sila, o. Oh. Ayun, o. Oh. Wow, confident. Confident sa taba niya. Ginigising. Ginigising. Ay, ginawa ng una ni mama. Be, huwag kang gumanon. Ang tahi mo, Diyos ko. Oh. Ang tahi ni mama. Ang tahi ni mama! Ayan, paganyan lang. Dito ka na lang sa akin, Omega. Paganyan.
So, ayan, the bar is officially open na. So, since busy-busy na po sa kakadede, and tapos naman na po ang vlog, magbabay na po muna ako. So, we'll see you on our next Popper Series video. Bye!